na namang namatay dahil sa dengue na hindi naagapan. Paulit-ulit po ang paalala ng Department of Health, huwag isawalang bahala ang lagnat ng mga bata para matukoy agad kung dengue ang tumama sa kanila at nang hindi na lumala. Narito po ang aking report. Nadagdagan na naman ang bilang ng mga nasawi dahil sa dengue sa Quirino Memorial Medical Center. 10:25 ng umaga nang bawian ang buhay si J. Mart Lavides, 3 taong gulang ng Rodriguez Rizal. Ilang araw daw nilagnat na may kasamang ubos, sipon at pagdurugo ng ilong si J. Mart. Pero hindi siya agad nadala sa ospital. Few hours prior to admission, we fever now with rashes. And then napunta po siya sa level 2 actually, or doon siya sa dengue hemorrhagic fever 2. And then 4 hours after that, another episode of bleeding, so nilagay namin siya doon sa tatawag nating level 3, kung doon intensive yung monitoring doon. And then at 18 hours after hospitalization, the patient had episode of hypotension with a BP of 70 over 40. Itinaas agad ng mga doktor sa stage 3 ang kanyang dengue at inilipat siya sa Pediatric Intensive Care Unit o PICU. Pero bumaba na sa 70 over 40 ang blood pressure ni J. Mart. 44 hours hospital stay, nag-arrest po yung patient. Kung may signs and symptoms ng fever yung patient, lalo na po sa time na ngayon na marami pong dengue patients, at least mas aware po ang mga magulang na magpa-consult po kaagad. Mula August 1, umabot na sa 7 ang bilang ng mga namatay dahil sa dengue sa QMMC. Sa 72 naman nilang dengue patient, 7 ang nasa critical na kondisyon. Critical yung kanilang situation basta nasa pediatric intensive care unit. Ayun nga, kasi pwedeng nagsashock yung pasyente, pwedeng nagbi-bleed, pero wala kami ngayon at present na nagbi-bleed pa naman na pasyente. Namatay sa dengue ang 7 taong gulang na bata mula sa Novaliches, Quezon City. Nagsagawa naman ng Tepok Lamok Field Testing Program ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at Department of Science and Technology bilang bahagi pa rin ng pinaigting na kampanya laban sa dengue. Nagpapatrol, Sol Aragones. Sabay nagka-dengue ang dalawang anak ni Caro sa barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ang bunso niyang anak agad gumaling dahil malakas daw ang resistensya. Pero ang kanyang panganay nagpabalik-balik daw ang lagnat, nanamlay at sumakit ang tiyan. Mabilis bumagsak ang platelets ng bata hanggang sa bawian ng buhay. Nirelease ko yun sa Panginoon na ayaw ko rin na yung anak ko yun. Nahihirapan siya kasi yun yung talagang inaano niya yung sakit na nararamdaman niya sa tiyan niya kasi nag-bleeding na yung time na yun eh. Gaya ni Carol, marami nang naulilang inapatunayan kung gaano katraydor ang dengue. Dito sa barangay Bagbag mula Agosto hanggang ngayon, mahigit 6 na po na nagkaka-dengue. Yes, Awi, pag ganitong tag-ulan, marami raw talagang sakit na dapat antabayanan ayon sa Department of Health. At isa na nga rito ang kaso ng dengue na karaniwan daw tumataas tuwing rainy season. Pinag-iingat ng DOH ang publiko, partikular ang mga batang estudyante laban sa nakamamatay na dengue. Sa tala ng DOH, may mahigit 24,000 kaso na ng dengue mula Enero hanggang nitong ika-24 ng Mayo. 150 sa mga biktima ang namatay. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Ayon kay Dr. Lyndon Lisuy, Dengue Program Manager ng DOH, dapat palaging nililinis ang bahay. Kung nasa paralan naman hawi, mainam daw na manatili na lamang sa loob ng classroom ang mga bata. Pinayuhan din ng DOH ang mga magulang na pagsuotin ng mga bata ng long sleeves at jogging pants para iwas sa kagat ng lamok. Pwede rin daw maglagay ng mosquito repellent. Tough on mosquitoes, gentle on skin. Uno. Tapos, sinubukan niya lumapit. Palapit ng palapit. Huminga siya ng malalim. Mahawakan na sana niya. Pero bigla siyang nanigas sa takot sa naamoy niya. Mabango. Pero... Scare away insect repellent is DEET-free and uses citronella, lemongrass, and neem plant extracts to scare away your worries. Tough on mosquitoes, gentle on skin.